Magandang araw po sa inyo, mga kaangkop. Ngayon po ay papunta po kami kay Miss Rachel doon sa Barangay San Antonio. Kung natatandaan ninyo, meron kaming ni-rescue na aso na buntis doon. At nakapanganak na po yun, pinasalan din namin nung nakaraan. Ngayon naman ay kukunin namin ang isang tuta niya o isang alaga niya doon na tuta. At amin pong dadalhin doon sa mag-a-adopt. From rescue to adoption, ito ang gagawin po natin ngayon. Mamaya makikita niyo po yung mga tuta na naipanganak nung asong na-rescue namin na pag-alagala doon sa lugar nila, Rachel. Magandang araw po sa inyo, gaya ng dati. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang Animal Co Protectado, ang COP. Maraming salamat po. Okay, nandito tayo ngayon sa lugar nila, Rachel. Kung natatandaan ninyo, nung nakaraang video, merong isang aso rito na na-rescue namin. Pagkatapos, dinala namin ng kulungan dahil mga anak na, nakapanganak ng tuta, animang anak. Yung lima na ipaampo na. Itong ngayong isa, natitira, kukunin namin. From rescue to adoption, dadalhin po namin ito doon sa adopter. Kay pangalan nun? Oh. Ipapaampo namin sa kanya to at alam niya to na gusto niyang alagaan itong si Puso. Si Puso. Diba? Bakit ba Puso yan? Eh may Puso to eh. Ano kung natatandaan ninyo? Oh. Di ba February 14 pinanganak yan? Parang malapit sa ganun o after ng February 14? Feb 27. After nga ng February 14. Kaya pinangalanan nila ng Puso. Ngayon, dadali namin sa adapter to. Adapter. Mula po dito sa ang Animal Co Protectado, angkop, paki-like po and share. Maraming salamat po uli and stay at home. Maraming salamat po sa pag-rescue po sa nanay ni Puso at sa pagbibigay po ng libreng bakuna pag po i-deliver dito sa amin. Salamat po. Okay. Nakakulong si Puso doon sa unang araw dahil lumabas sa gate at naglayas at parang gustong bumalik sa kanyang pinanggalingan kaya kinage muna natin nung una. Pero ngayon, tuwa-tuwa na sa kanyang bagong amo. Okay, magandang araw po mga kaangkop at update at kay Puso o balita sa kanyang adapter ay hindi daw kumain dun sa unang araw. Meron siyang adjustment. Pero ngayon, tuwa-tuwa na siya sa kanyang bagong fur mom o so adapter po natin. At juicy pa daw itong si Puso. Ayaw daw ng electric fan. Mas gusto daw ay aircon. So, ayan po. Mukhang tuwan-tuwa naman si Puso sa kanyang bagong family. So, yun po mga kaangkop. Ang update sa ating na-rescue doon sa lugar ni Ma'am Rachel. At ngayon, yung mga alaga at mga kapatid din ni Puso ay nasa mabuting kamay ng mga adaptor. And I hope na magbibigay sila ng update sa mga tuta. So, yun po mga kaangkop. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa channel na ito, please pindot lamang po yung bell notification upang sa ganon maging updated po kayo sa mga susunod na mangyayari sa ating mga minamahal po na aso't pusa o mga hayop po natin.